Good morning, guys. Today is Saturday. It is a laundry day and also my weekday exercise day. Ngunit na ambon, guys. Pero okay lang. Dahil dito lang tayo sa tabi-tabi. Unap-unap lang tayong konti dyan sa park. Katapos nun, pupunta na tayo sa bakery para mag-almusal. Or either 7-Eleven. At kung pupwede, wala pa ganong pawis, sa Jollibee! On your dreams! So, kakagay hindi ng ulan, kaya siguro nagkulimlim ang langit. Itim ang langit, oh. Kanyang dito eh. Pag umitim ang langit, siguro ang ulan. Taliksik daw, ibig sabihin ng taliksik. Nambon. Yun ibig sabihin ng taliksik. Naka-jogging pants ako, guys. Kaya. Saka naka... Ano ba tawag ito? Red ba ito? Light red? T-shirt? At naka-sombrero. Ang matas ang dila. Matas yung dila. Kaya bira ko ito sinusuot. Kasi haba ang dila. Hindi mo makaaninag yung mukha. Saan ko ba ito nabili? Napag-tripan ko lang itong bilhin eh. Lumaan ako doon sa downtown. Ganyan ako, guys, pagka mayroon ako matripan na bilhin. Pili-pili ko talaga. Hindi ko nainantay na umabot pa ng pangalawang balik. hindi style ko yung mag-window shop na ah, ito, sunod. Babalikan ko na ito, susunod. Wala yung ganun. Basta trip ko, bilhin ko na. Kung may pera. Kasi nga, tulad nyo siyang bagay na gusto kong bilhin, di bumalik ako dahil di ako nagdala ng pera. Pagbalik ko, wala na. Mga, siguro, 2 weeks, ganyan. Wala na talaga. Kasi nga, alam mo, dami yung mga nangangailangan din na tao na damit. Usok si mga tao dito, mahilig mamili. Pero according sa record, ang madalas daw mamili dito or bumibili, ang lalaki daw sa mga damit. Sinasabi ah. Mga pinata. Ka-impress mga chicks. Kaya ako naman eh, bira lang ako nabili ng damit sa mall. Bira. May sale lang. Kadalasan sa Pukay. Mora na. Ano pa, signature pa, diba? Kaya lang minsan may mga mas mahal eh. So tuloy-tuloy lang tayo maglakad at mabukas at ng mga restaurant dito eh. Kasi nga 24 hours na. So tuloy-tuloy lang tayo maglakad, guys. So ito na ko, guys, naglalakad. Dadaan lang ulit sa Jollibee. Yan o. Mamatay tayo mag-exercise ngayon kasi naambo na. Mag-conduct lang tayo ng konting exercise. Uwi na tayo. Yan lang ginagawa ko dito, guys. Pag weekly exercise dito sa park, conduct ng mga nagwa-vlog, kung ano-ano lang ang content, reality vlog, hindi tayo tourist spot vlog ha. Minsan-minsan nagpo-promote tayo ng mga tourist spot, so mostly sarili ko ang aking binavlog. So maglakad lang muna ako dito, tapos tatawid ko doon sa kabila, sa kabilang island. May tinatawag nilang Sandawa Bucket Island, nagbuak o pagbiak ng Sandawa Bucket Island. Bucket Island pala tawag dito. Ito nga ba? Part na ito. Tuloy-tuloy na tayo magkukaton dito, guys. Ikot lang tayo dito, guys. Mga noong nakarang linggo, 4. So ngayon, mga 5. 5 ikot lang. 5 ikot. Tapos, ano na, punta sa kabila. Doon tayo mag-exercise. Sana nga di lumakas ang ulan. Pero naambo na, guys. Paunti-unti. So, okay lang. This is yung lakad natin eh. Ganun ang lakad natin. Normal na lakad. Wakaton lang talaga. Para lang ma-exercise yung ating katawan. Hindi mo kailangan matangkat masyado eh. Kasi nga wala nang laman yung katawan natin. Very light na tayo. Kailangan yung bago dating ko dito sa Mindanao.
bimbang ko rito mga 72. Eh ngayon ano na lang, maintain ko yung 65, yun talaga ang dapat kong kilo sa according to my height, 65. Kaya wala problema pagka ganun, dahil lagi naman ako nag-workout, nag-exercise. Maliban na pa sa exercise sa kwarto, o punta pa ako dito sa mga park every week. Pero pag naramdaman ko talagang sumisikip ang pantalong ko, tapos bigat ang aking timbang, nahirapan ako umakit sa kadaanan nun eh. Fasting na ako 3 days, pinaka ano yan, 2 to 3 days or 1 week. Kaya lang ang style na kung gusto mong bumaba ang timbang. Pero siyempre, dala ng panalangin. Kasi kailangan manalangin ka. Pag di ka kasi nanalangin, ang temptation na sa paligid. Imbis nagpa-fasting ka, napalaki ang kain mo. Dahil nga yung temptation, kailangan hindi ka patimtid. Huwag ka patintal sa mga pagkain na yan. Pagkain lang yan eh. Pwede ka namang mabuhay na walang pagkain. Diba? May kasabihan. Not only food can make you live, hindi sa sakitan ng Diyos. Dito tayo sa gilid ng kalsada. Kasi madami din itong nag-exercise eh. Madami itong sapado. Wakaton, jogging, exercise. Ayan lang si tatay oh. O, ano ba? Wala bang ganong sakyan? Edit lang ako sa gilid. So ito, pangalawang ikot ko. Kailangan bilisan natin kasi naampo na. Patak-patak pa lang ba? Hindi pa talaga tuloy-tuloy. Eh pag tuloy-tuloy ito, eh pasok na tayo sa Jollibee. Yung lap na kamalapit dito na bukas na ano eh, establishment eh. Malayo na pupunta ka pang terminal. Or 7-11. Either terminal na 7-11 or road sa labasan namin. Parang yung malayo na. Tatapok ka. Punang bigir eh. Open area yun eh. So, pinisan natin ng konti ang ating pag-walkathon. Kaya sinuot ko tong damit na ito kasi bumili ako nito, apat yata, pulay, doon sa G-Mall. Mura lang ito eh, may gitsandaan lang ko. So nagustuhan ko yung size. Puro medium lang ito. Pero tingnan mo, ang luwag na. So it means, pwede na ako sa small. Pagka ang bewang ko umabot na ng 29, pwede na ako sa small. So kailangan ma-maintain ko yung bewang ko na 30 man lang o kaya mas maganap pa baba para alam ko na hindi ako lumaki. Ayoko lumaki guys kasi may edad ako. Kailangan ma-maintain ko yung aking timbang at saka ang aking belt ng katawan. Pwede nga 28 na lang bewang ko, 27. Sigurado pangbata na ang damit ko ron. So ganyan lang ang buhay natin dito sa Davao City guys, to make our body physically fit, just do something that provide sweets. Ito nasa kwarto ka mag-i-serve sa stretching, ganyan lang. Kaya naman ako nakwentuhan sa inyo guys habang naglalakad para malibang. Hindi naman yung para ligayagyan ko ng background music. Minsan kasi pag may background music nakaka-copyright. So buti pa walang background music. Kwan lang. Salita lang. Di ba? Pinulit ko ako sa taping kapsada. Pasok tayo show. Marami ng jeep eh. Alam mo mga jeep dito eh, lalo nang biyahin ko rin, ang bibilis. Kaya binibilang ko yung bawat ikot ko dito sa Ovalo, dito sa Pakit Island ng San Dawa Park para ma-maintain ko yung aking stability. Una, dalawang ikot, sunod, apat. Ngayon, lima lang muna. Kasi parang anim na rin eh, pagpunta ko doon sa kabilang Pakit Island, yun. Mag-iikot pa rin ako ng isa eh, so parang anim na rin. Pwede ko na dito buuhin yung anim, no? Kating doon para exercise na lang ako. Kaya binibilang ko para walang daya. Hindi katulad ng ibang vlogger. Hindi na daya nila. Di ba?
So ito, pangatlong ikot ko na to. Pangatlong ikot ko na to dito sa Bucket Island. Iba jogging talaga yung iba eh. Hindi ako pwede mag-jogging kasi matatagtag kong pamira. Pag nag-jogging ako, pwede naman. Siguro last round. Para pabiusan talaga maigi. Basta magkipagkwentuhan ako sa inyo habang naglalakad. Para masabi nyo na I'm doing something better to myself. Diba? To make my body physically fit. Para pag makapreta yung trabaho. Physically fit tayo, diba? Isang requirements yun eh. Are you a physically fit? Sabi nga rin sa akin ng interviewer. Yes ma'am, I am. I always did my weekly exercise. And morning and afternoon exercise. And also before going to bed. Baka hindi siya maniwala, mag-split ako sa lamisan niya. Ay, di ko pa nagpinto to. Kahit sa mga vlogs ko. Nag-apply pala ako guys ng martial arts instructor doon sa mismong ADNOC, yung Abu Dhabi National Oil Company. Doon ako nagtatrabaho sa equipment operator. Eh may gym doon, yung recreation doon, sa mga Derek Hart. Ang mga tinuturoan doon, yung mga anak ng mga Arabo, sa mga Amerikano. Nag-ay rin sila. Nirekomenda ako ng Derek Hart na supervisor ko, na Indonesian. Sabi sa akin, if you are interested, please apply in our recreation as a martial arts instructor. Kasi alam na kami yung supervisor na Indonesian na ako'y tuturo nga sa Pilipinas o isang martial arts instructor. Siya rin isang martial arts enthusiast pero hindi siya instructor. Ano lang siya, nagpapractice na ng karate sa Indonesia. So favor siya sa akin dahil nga alam niya ako na martial artist at instructor. So nirekomenda niya ako. Naka-uniforme pa ako ng uniforme ng pamplanta. Pumunta ako dun sa nag-interview sa akin. Siyempre, interview sa akin, wala man kung Syrian yun or Jordanian. May opisina siya, sa mga siya eh. Siyang in-charge dun sa recreation nga. Pero medyo tirin siya sa planta, direct hire. In-interview ako. Willing ba ang magturo? Kasi nabalitaan nga niya na may isang Pilipino na dating martial arts instructor. Sabi ko, yes sir. At ang sweldo, actually hindi sweldo ang sinabi sa akin. Parang allowance lang. Sabi ko, I'm not after of the salary. I'm just want to help or want back to share my knowledge in martial art by teaching it. Diba, some residents in ADNOC housing. Yung mga residente niya ng ADNOC housing, yun yung mga direct hire ng mga empleyado ng Abu Dhabi National Oil Company, mga anak ng Amerikano, mga Arabo, may mga Pilipino rin, Indonesian, Malaysia. Pero mga direct hire, tirahan ng mga direct hire yun. Shoutout nga pala, lahat ng mga nakatira sa ADNOC group of companies dun sa housing project. May kumpare ako dyan. Isa siyang DCS operator. So Andy, kumusta na? At saka si Luloy. Ano yun? Bisayan yung Bisaya as Luloy. Maraming mga Bisaya doon, mga direct hire. Mga Pilipino, at saka hindi ko nabanggitin ang lahat ng pangalan kasi nakalimutan ko iba. So shout out sa inyo lahat. At saka simpre sa mga kasamahan ko diyan sa Abu Dhabi National Oil Company ng mga equipment operator. So, yun nga guys. Sabi sa akin, mag-report ko ako sa recreation manager. So yun ang ginawa ko. Pagka day off ko, punta ako doon. Siyempre, nakapiripara ako. Pangano ko na pala ito guys, pang-apat na ikot. So pagpunta ko doon, dala ko yung aking credential. Mga picture, CV ko, nakaya ko doon, nilahad ko doon. Ano my experience ko, ilang taon ako nang tuturo. Sa Pilipinas at saka sa Saudi Arabia. Pero natuturo din ako sa aming camp. Mga samahan ko lang tinuturoan ko. Libre yun, walang, hindi ako naniningil. Ang uniforme lang, siyempre bumibili ako ng uniforme. Tinubuhan ko lang ng konti. Yun lang, pero yung monthly, wala ako sinisigil. Tsaka kung gusto nilang magpa-member, yun, babayad sila. Kasi isa-submit ko pa yung membership nila sa headquarters eh. So, ganun ang nangyari guys. Para hindi maniniwala yung Arabo sa akin na makaka-split pa kaya ito. Kasi kita niya sa picture eh.
Wala, puro splitting yung pina pakita ko sa kanya, pinabubunga dahil nga para ma-impress. Sabi ko, sir, maybe you are doubt of me. Can I split here in the two tables? Can I join these two tables or chair so that I can perform my splits? What? Can you do that? Sabi ko, karoon ang parang ko. Okay, try. Mag-akpa pa lang ako, pagtungtong ko pa lang doon sa ano na lang ko, doon sa may hindi na ako sa lamisa kasi marami nakalagay sa lamisa eh. May mga computer pa eh. Baka mga sumablay pa eh. Mga laglag pa yung mga... Ibig sabihin, hindi mag-perfect ang aking split ba? Doon lang ako sa dalawang upuan. Which is, madalas kong ginagawa yun, lalo na sa Saudi Arabia. Pampa-impress yung mga estudyante. Ini-split ako doon silang upuan, at least mahulog na ako. Hindi man mag-perfect yung aking pantalon. At yung mababa lang, mga mahigit sa dangka lang. Upuan lang yun eh, or mga dalawang dangkal. Split ako. Side split, tagal, hanging split. Ganyan. Palakpak ng Arabo. You are hard. Sabi nga, sabi ko sa kanya, you want to read my CV? No need. Why I read that one? I saw in my eyes. Kaya sabi ko, parang hindi niniwala, parang, sabi ko, di ata ito naniniwala, makaka-split pa ako ah. So, ganun nga ang ginawa ko. Impress yung Arabo. Hindi na niya binasa yung aking CV. Eh, ano na, nag-shake hands lang kami. Tapos mga a day or two days later, eh, tumawag sa akin. Tawagan ako. Arabic siya. Sabi sa akin, is this Mr. Cadena? Yes, sir. What can I do to you? Who's this, by the way? Ano siya, Arabic ang pangalan. Kalimut pangalan, no? Basta Arabic ang pangalan niya. Sabi niya, are you the one who applied martial arts instructor here in the recreation center here in housing of ADNOC? Yes, sir. Anything I can help? Kaya nagagamit ko yung mga ganong spiel doon sa call center. Kaya minsan eh, naka-encounter ko ng mga English speaking nationality. Wala ng mga ibang bansa. Sa ibang bansa kasi guys, even Saudi, UAE, Dubai, mga Arabo, magagaling na mag-English. So, para makakommunicate ng maayos, English, ano kami, speaking. So, yun nga. Ang tinanong sa akin kung ako ba daw ay interesado pa magturo. Sabi ko sa kanya, yes, I am interested. At tinanong niya ako kung magkano daw ang kasunduan namin ng manager. How much the manager told you about the salary? Did he say that there is no salary there, only allowance? Yeah, before I went there, I already know. I'm not after of the salary or even the allowance because I have a regular salary here in my company. But I went only to help the children. Panglimang ikot mo na to guys. So that's why I'm applying it there. So that I can share my knowledge and experience in martial art. So sabi niya, okay, because I am also a martial art instructor. I have no job, I have no source of income, and I want to talk to you if you agree that I will be the one who will taking care of the children here in the recreation center. Yeah, no problem. As a brother in Islam, kasi nga, ano na ako nun, Muslim na ako eh. Alam ko na, pagka Arabic ang tumawag, siyempre Muslim talaga yun. So nagsalamalaikum kaming dalawa. Ngayon na kami mga Muslim eh. Kailangan bigaya. So sa madaling salita, wala doon siyang trabaho, wala siyang source of income. Kaya ako naman meron. So sabi ko, no problem. If there's something or anything I can help, we can assist you there in the recreation center. Okay, no problem. I will try to call you. I know your number. Is this your number? Yes, sir. Yun lang. Kasi ano siya? Para siyang nag-apply ng trabaho, di siya makakita. Eh, may katawan siya, malaki. Alam mo naman mga white Arabs, diba? Malalaking tao. So, yun ang ginadrop niya. Na
opportunity. Walang field day yun, allowance lang. Tapos, kasi nga, hindi naman regular kasi yung mga bata doon na magpa-practice. Mga anak ng mga ano yun, mga lokal, saka mga Amerikano, mga direct hire. So, habang nag-apply siya ng trabaho, kasi madali makahanap ng trabaho ang lokal doon eh. Basta Arab ka, white Arabs ka, puti ka na Arabo, o Lindard, hindi sila nag-discriminate ng kapwa nila Arabo. Makakapasok sila ng regular work. So, yun nga guys. So, siya nagturo na ilang buwan, binisita ko doon. Ang laking tao pala. Para siya, James Nactor. Baka sa ano, tuturo pa siya ng pan, bodybuilding. Tapos, sa martial art, si, ano lang yun eh, seasonal, si martial art. So, kaya pala alawas sa binigay. Pero hindi siya nagtagal doon guys, siguro nakahanap siya ng regular ng trabaho, malis siya. Kasi nga, ang kita niya doon, yung mga bigay-bigay lang ng mga nagpapa-assist, meron siyang price doon eh. Pag nag-assist, siya mag-assist ng mga nagbabodybuilding, yung nagbubuhat ng mga weight. Mga starter ka ba, tuturuan ka niya kung paano paraan, hindi ka matuto. Doon, binibigyan siya. Hindi ko lang alam kung magkano ang hinihingi niya. Ano nangyayari guys, bigayan lang. So, ganun ang experience ko nung ako'y mag-apply. Kasi, papa-impress. Kaya sa tournament, pag naglaro ako ng tournament, tinatakot ko yung kalaban. Habang tinatawag yung pangalan ko, Mr. Cadena versus Mr. Mendoza. Pag narinig ko na yung pangalan na next to fight, pupunta na ako sa poste ng basketball court kasi kadalasan ang tournament sa mga covered court. Tinataas ko yung paa ko doon sa basketball court. Yung poste. So, takot yung kalaban. Tinitignan ko yung mukha ng namumutla. Nagkulay suka. Sabi ko, wala ito. Naninervyos ito. Pinapakita ko lang. Kaya kong targetin yung mukha niya. So, pag nag-stand split ako ganyan, sa poste ng ano ba, basketball court, nag-split ako sa floor. Hindi na yung hanging split. Sa, ano, normal lang. Ito nga pala guys, pang-anim ko na na ano to, ikot. So, last na ikot ko na to at pupunta na ako sa kabila. So, ganun ang tekniko guys bago lumaro ng tournament o bago lumaban sa aking kalaban. Ganun ang ginagawa ko. Every time talaga. Kaya yun ang trademark sa akin ba? Yan naman si Cadena. Oh. Mag-i-split na naman yan at sisigaw ng malakas. May mga ano pa, lumang mga video ako guys na sa kalaban ko ay Amerikano, Australian at saka Canadian. Ang laki ng sigaw ko doon kasi laki ng kalaban ko, nakaganyan ako, tingala ako. Hindi ako nanalo pero di ako natalo sa knockout points lang, talo ako sa points. Siyempre ang lalaki ng mga foreigner eh. World tournament yun, ginanap 1994, una, sunod yung 1998 bago ko pumunta sa Saudi Arabia, ginanap sa Rizal Coliseum, yung Ninoy Aquino Stadium at may Vito Cruz doon ginanap. So yun ang trademark ko guys. Kahit maglaro kaming basketball, habang itsa-itsa pa ng bula, yung shoot-shoot pa ng bula, di pa nag-start, I split ako doon sa poste ng basketball court. Binaka-poste. Tataas ko yung paa ko doon. Tapos sinakabot ko yung tuhod. Pira kasi nakagawa ng ganun, lalo na sa edad ko ganito. So mamaya, gagawin ko yan doon sa kabila. Pakita ko lang sa inyo na kaya ko pa rin. Kasi minimaintain ko ngayon aking mga exercise, mga splitting, para malalaman ko kung kaya ko pa. Dahil nga, hindi pwedeng pabayaan ko to dahil nga nananakit nga ang mga lutahan ng ating mga joint pag di ko ginawa. So ganun guys, kaya paglaro naming basketball walang nagbabantay sa akin. Ang problema, hindi naman ako nakasyot-shot, na over exercise na yung mga kamay ko, saka post up kung ano-anong binubuhat sa planta. Kasi nga nagbubuhat kami yung mga panglasira mga palita, yung mga produkto na nilalagay sa palita, mga polyethylene product, yung mga plastic yun, yun yung binibili ng mga ibang bansa para gagawing bumper na kotse, yung PVC pipe, underwater, at saka mga insulation ng mga wirings. Doon ang galing yun sa United Arab Emirates. Iba-ibang kulay yun. May kulay itim, kulay puti, kulay blue, orange, mga ganyan. Tawag doon ay polyethylene. Pellets. Pellets yun. Maliliit na parang bigas. So, ganun guys. Pag naglaro akong basketball, wala lang magbabantay. Takot sila magbantay sa akin. Baka makarati daw. Hindi naman.
ipapakita ko lang para malalaman natin na kung ang iyong kalaban ba yung mga nervyos. So makikita mo sa mukha eh. Pag nakita mo na kulay suka na yung mukha, wala na. Ganun kapag mag-tournament. Eh ang aking belt ay yung black belt ko ay ano na, nag-iba ng kulay, parang bumalik sa pakaputi. Na ano na ba? Nawala na yung kulay, yung pagka black belt. Kaya isa pa yun sa kinakatakutan ng kalaban. Ibig sabihin nun guys, matagal na ako sa larangan ng martial art. Yun ang mga isang palatandaan guys na may nakalaban ka. So ikaw ay martial art instructor. Itignan mo yung degree. Kung ilan ang guhit, si Karan kasi may guhit. Kung ilang taon ka na sa martial art, may guhit doon. Gaano kakatagal, pag maraming guhit nakikita mo, ibig sabihin, ang tagal na siya sa martial art ng si Karan. So, tapos puting-puti na. Yung halos, halos wala nang lumabas sa itim. Yung nagkulay ano na siya, kaki na ano cabron, parang kulay dirty white na. So ganun, magalangan ka na. Ibig sabihin, matagal na ito sa larangan ng martial art. Dalas na talaga ako nagtutorment, hindi lang yung mga estudyante ko pinapalaro ko ng torment, pati ako maglalaro din. Kinala ko eh kung ako yung nasa Maynila pa guys. Tatawid lang ako, dito ko sa kabila. Dito ako mag-exercise. Maganda rito, wala ganang tao eh. Hindi ka madidisturbo. Doon, napakaraming nag-jogging eh. Parang hindi nila alam itong lugar na to. Lulo sa kabila. Ah, kasi doon, bakit nga? May ubal ba? Pwede kang umikot. Dito kasi, parking na eh. Ano? Pag ikot mo, magtuyo ka ba? Parking na. Tapos hindi siminto. Hindi simentado yung sa loob. Ito lang ang simentado. Dito ako. So, naka-anim na ikot ako doon. So di na ako ikot dito. Kasi yun lang ang ano ko eh. Ang schedule ko. So next week, walong ikot naman, walkathon. Pag nakasampo na akong ikot, magja-jogging na ako niyan. Pag-umpisa naman ako sa siguro madalawang round na jogging. Ganyan lang ako di guys, mag-exercise. Parang ano yung push up, mag-umpisa ka sa 10, tatlong set. Itong linggo na to, sunod linggo, gagawin mong 12. Tapos set din, tapos so on. Tapos balik, sampule, gano'n. Gano'n lang. Para magkaroon lang ng ano yung katawan mo. Ayaw mo nang pabalik-balik kasi gano'n sa martial art guys. Pabalik-balik niya, turo niya. Para ma-andap lang yung katawan ng lahat ng mga ginagawa mo. Para maging flexible na. Kasi hindi naman pwedeng nagpa-indoor ka ngayon. Marunong ka na agad. Hindi pwedeng gano'n. Mag-aral ko mo ng maigi. Pagpawisan mo muna, magkaroon ka muna ng pain, kasi without pain, walang gain. May tinatawag na gano'n. Saan ko ba ilagay yung camera? Mag-umpisa na ako mag-exercise. Yun ang aking floor exercise.
medyo mabigat yung kaliwa ko. Kasi ito kasi yung may damage dati. Na mag-stand split ako nung ako'y 4th year high school. Nag-perform ako sa aming school. At saka nung bago ako lumaban sa Riyadh ng mixed tournament ng martial art. Na injury ako sa exercise. Kaya nga, so kailangan ko ng more flexibility or more exercise para maganap ko na ganun. Pero ulitin ko pa, kailangan ng aking litid na umuunat-unat. Lexel mo na. So guys, sila mga vlog sa channel na ito. Nanasiyan kayo mag-like, mag-share, mag-subscribe sa akin channel. Diyong kalikya rin. Ganun din sa second channel ko, Joe Canela TV. Saka sa third channel ko, Big Time World TV. Bye-bye! Our love is a lie. So where begin? Foolishly laying our hearts on the table, stumbling in.